Welcome back sa aking YouTube channel, mga kaibon. So ngayong araw, mga kaibon, sasabihin ko sa inyo yung pinaka-epektibong fertility vitamins, no? So kung gusto mo malaman kung ano yun, ano? Dito tayo ngayon sa ating bagong renovate na aviary, no? Ayan. So bago tayo pumunta sa topic natin ngayon, which is yung pinaka-the best na fertility booster na ginagamit ko ngayon. So bago ko sabihin sa inyo yun, sa mga nagtatanong kung meron akong available na ibon ngayon. So ito, marami-rami rin akong available, 9 pieces na available. Ayan, yung iba mga stock bird ko na, 14 pieces yan total. Ayan, 14 pieces yun nandito. Then mag-ano ako ng lima, no? Magtatabi ako ng lima pang future breeder. Ayan sila. Ayan, mga available yan, mga yan. Yung mga yan nandiyan, ayan. Ayan, o. Oh, available lahat yan. Ito, hindi to available. Stockbird ko to. Ayan pa. Ayan, o. Oh, showin lang. Bilangin natin kung 9 to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Yung isa nandun, o. Oh. Kaya nilagyan ko ng ganyan kasi malamig, no? Malamig kapag gumaga at gabi. Kaya nilagyan ko sila ng ganyan para pumapasok sila dyan kapag malamig, no? Para hindi sila gaano lamigin. So yung available natin ngayon, mga kaibon, na 9 pieces lang. Ayan. Puro mga possible split open yung iba dyan. Isa lang yung natin normal dyan. Ito lang. Yung iba, U-wing. U-wing lang na walang kaga. Yung iba, mga possible split O5 cock. No, yun. Possible split O5 cock. May kapatid na visual opa yun. Na nandun. Kapatid nun ay pastel opa, no? So yun. Ito, stockbird ko to. Then yun, stockbird din yun. So yun palang ipaparapol natin kapag mabuno tayo ng 500 subscribers, mga kaibon, no? So ito, bigyan ko lang kayo ng update sa kanya. Ito pala yan. So mga kaibon, so nakikita nyo, medyo payat siya ng konti. So yan, payat siya ng konti. So bago ko siya iparapol, mga kaibon, na patatabain ko muna siya, no? So pangit naman kapag ipaparapol ko siya ng payat, no? Ayan. Payat na, pumayat siya dahil siya yung pinaka huling napisa sa magkakapatid, no? May kapatid yan na dalawa, eh. Ito yung kapatid niyang isa. Ayan, yung kapatid niyang isa ay visual o palain, namatay. Yan, kapatid niya yan, tsaka yung blue. Ito, kapatid niya yan. So, yan siya, mga kaibon, no? Medyo pumayat siya, no? Kasi siya yung pinakahuli sa magkakapatid, no? So, baka sobrang, di ba, sobrang liit nila, mas nauna yung dalawa niyang kapatid na sinusubuan ito na hindi gaano nasusubuan, kaya medyo pumaya siya, no? So kapag umabot tayo ng 500 subscribers, then hindi pa siya gaanong mataba. Huwag kayong magano, no? Ipaparapol pa rin natin siya, no? Basta hintay lang kayo kung kailan ko sasabi, hintay lang kayo, sasabihin ko rin yung mechanics. Kapag medyo tumaba na yon, doon ko sasabihin yung mechanics, no? Kapag pwede na siyang ipamigay, no? So ngayon, kapag umabot tayo ng 500 subscribers next month, kapag hindi pa tumaba yun, ay hindi muna natin siya paparapol, no? Kasi medyo pa siya, eh. Papatabain muna natin siya, no? So ang ID nun ay Mopar Blue Possible Split O5 Cock. Ayan. Kumakain naman siya. Papatabain muna natin siya dito sa flight cage, no? So, hintay-hintay na lang kayo. Sasabihin ko rin sa inyo yung mechanics kung paano makakasali, no? So ngayon, paabutin nyo muna ako ng 500 subscribers. Subscribe na kayo sa aking YouTube channel, no? So, bigyan ko lang kayo ng konting update sa mga kalapati ko na nandito, no? So, dito, merong nagladlad, no? So, yun, no? So, nakikita nyo, yan. Si C1 at si JT, ayan. So, si C1 pala, mga kaibon, dumating yung, kung napanood nyo na yung video ko do sa renovation of my aviary, yun ay nagkakalapati din yun, no? Yung tito ko si JR Kunanan, no? So gene and then ito ay isa pala siyang cock, kaya pala hindi sila nagpapares. So ito, tubo na yung bagwis ni C1, no? Ay C2 pala to, yan, no? Tubo na, mga kaibon, no? Yan, isa pala siyang cock. Kala ko and hen and cock, nagladlad siya, kaya pala pa niyang away. So kung napapasin nyo, wala yung dalawa dito, no? Ay, nilipak ko nandito. Sabi kasi niya, nung kasama ko nag-renovate si Tito JR Kunanan, ay ihiwalay ko daw, no? Dahil hindi magpapares yun. Kung hindi magpapares itong mga to, kung hindi sila nakahiwalay. Yan, si
Si C1, ayan si C1. Si Batman, ayan. Pinagpapares pa lang yan. Hindi pa nagpapares. So, ayan. Nandito ngayon sila. Ilagay ko sila dyan. So, ilangan ko muna yung tubig nila, no? Ayan. Nalayin muna natin. Ayan. So, yun lang yung update sa mga kalapate natin. So, napurga na natin sila. Hindi ko na ano yung pagkapurga nila, no? So, ito yung lamesa. Nandito, ano? So, ngayon punta na tayo sa pinaka-topic natin ngayong araw, no? Hindi ko nga pala mga kaibon, no? Sa mga gustong kumuha ng ibon sa akin, i-PM nyo lang ako sa aking FB page o kaya sa aking FB account, no? I-PM nyo lang ako and then sabihin nyo sa akin kung anong gusto nyong ibon. Pili na lang kayo, no? So, doon ko na lang sasabihin sa inyo yung price sa PM, no? So, ito mga kaibon, no? Sasabihin ko na sa inyo yung pinaka gamit kong pampa-fertile ng ibon, no? So, ito. Ayan. Ito yung the best na fertility booster na ginamit ko, no? Ayan. The best fertility booster. Ayan. Bird Whisperer Celia Fertility Booster, no? Pero ang pinakatawag nila dyan ay BWS Fertility Booster, no? So, ito mga kaibon, napaka-epektibo nito, no? Ayan. Dito sa mga ibon ko ito, 8 pares, naka total na sila na 32 eggs. Ang fertile doon ay 30. Dalawa lang ang infertile. 30 ang nag-fertile sa 32 eggs, no? Ang gamit ko ito. So, sobrang effective niya, no, mga kaibon. Dalawa lang yun namin test. Kaso yung mga ibang inakay, namatay sa lamig. Hindi nakalabas sa eggshell, namatay sa eggshell, no? So, yun, total doon ay 14. 14 yun. May dalawa akong hina-handfeed ngayon. Sa susunod na video, ipapakilala ko sila sa inyo. Tinanggal ko na sila doon. Yun nandun dati ay 6 na pinaposter ko yung iba. Namatay yung 4 sunod-sunod na araw, no? Namatay dahil sa lamig at hindi gaano pinasusubuan, no? So, yun, no? May nagmamate pa, oh. Ayan, hindi gaano effective yung namamatay sila sa lamig, no? Kaya, yun. Namatay yung 4. So, total ng mga inakay ko ngayon ay 16, no? 32 out of 16, no? Ayun. Pero yung mga nabuhay, mga kaibon, ay ano lang. 22, namatay yung 5. Bali yung 5 pala yung namatay. Yung isang opa dati, namatay yun. So, kaya 16 na lang sila, no? Ayan. So, sobrang effective ng Bird Whisperer sa Fertility Booster. No? Ayan, may nagmamate po. So ngayon mga kaibon, yung mga may itlog dito, ito, isa, may itlog pala kahapon yun, apat, tatlo, hindi pa tapos yun, may pisana nung bagong taon, no? So bagong taon, may panibagong blessings, no? Ayun, no? May pisana dun sa dulo, isa, 5 itlog, fertile lahat, dito, tatlo, isa yung infertile, dito, hindi pa chinek, dito, papaitlog na lahat to, ayan, papaitlog na lahat ng mga yan. So, iniintay ko na lang sila, no? So, ito yung fertility booster, no? Ayan. Bird Whisperer Celia fertility booster. So, Bird Whisperer Celia, baka naman. So, ito yung ginagamit ko, no? Para pampapertile ng mga itlog ng mga alaga ko, no? So, syempre, kailangan nyo rin supportahan ng mga vitamins pa na iba, no? Ito yung ginagamit ko naman sa tubig, ayan. Selectro dyan, nilagay ko lang dito. So, yung dito yung lalagyan niya, ya? Oh. Hindi yan, ano yan? Rain or shine, lalagyan. Nilipa ko lang. So, ito yung gamit ko talaga sa tubig to. And then, to sa patuka. Ito para sa tubig. Sila, electrogen lang, no? Ayan. And then, ito. Yan talaga yung pinaka-the best na fertility booster na nagamit ko, no? So, ang dami kong ginamit dati na fertility booster. So, ito talaga yung pinaka-epektibo, no? So, sa mga gustong umorder ng Bird Whisperer Celia Fertility Booster, i-PM nyo lang si Ma'am Celia. Yung totoong pangalan niya ay Marcel G. Lingsaan. PM nyo na lang siya. Doon kayo umorder. Ako umorder ako sa kanya. Hindi kaya kay Boss Tonyo. Ang pangalan niya sa FB ay Tonyo. Yun, Tonyo. So, yung fertility booster nila ay nasa around ano lang. At 300 lang nata to. O, 300. O, 300 lang to. 300. 300 pesos lang yung isang pack. No? So, ito, binili ko to. Tatlong pack to, binili ko to last October yata. Oo, October, hanggang ngayon, hindi pa naubos yung tatlong pack. So, matipid din siya, no? Hindi siya aksaya sa, paano, no? Matipid lang siya na fertility booster. So, talagang effective to, no? Makakatipid pa kayo.
So ako pagbibigay ko, isang scoop lang. Nandito yung pag-scoop ko eh. Hindi to basta pang scoop, isang scoop lang. Tapos samahan nyo nito. At sigurado magka-turtle yung mga alaga ng ibon. Siyempre kailangan nyo rin sila supportehan ng mga gulay. Yung mga gulay na pampapertil, pechay, kangkong, malunggay yon. Mga pampapertil yung mga ano yan, ano yan, no? Nga, no, mga kaibanan, nag full storage na naman yung cellphone ko dahil di pa ako nakakabili ng memory kasi hindi pa nabibenta yung mga yon, kaya hindi ako makabili-bili ng memory, no. So yun nga, no, mga kaibon. So kung gusto nyo mag-fertil yung mga itlog ng mga alaga yung ibon, so samahan nyo sila, bigyan nyo sila ng gulay kagaya ng pechay, malunggay, kangkong, ganon, no, at talbos ng kamote pampapertil yung mga yon. So kung gusto nyo talagang totally mag-fertil at walang masayang, samahan nyo pa nito, no. Bird Whisperer, Cellia, Fertility Booster, at samahan nyo na rin ng Selectrogen. Yung Selectrogen nga pala, mga kaibon, nabibili lang ito sa mga poultry supply, sa mga pet shop, meron ganito. Ito, tig 25 lang ito, tig 25 pesos isang pack, maliit lang yun, ganyan yung kalaki. Ito, tig 300 pesos isang pack, marami na yun. Ito, paubos na yung tatlong pack na nabili ko noong last October, ayan. Matagal-tagal ko din siyang ginamit. So, yun nga, no. So, tuturo ko sa inyo kung paano siya gamitin, yung Bird Whisperer, Cellia, Fertility Booster at yung Selectrogen. Ayan, kung napapasin nyo, ayan, mayroong powder doon, ayan. Ayan, o, powder yan, o. Ayan, o, nakaiwalay na powder, ayan. So, ilagay nyo lang ng powder na ganon. Payaan nyo lang, at tutukasin lang ganon. Then, yung Selectrogen, halo nyo sa tubig. Ang paggamit ng Selectrogen, mga kaibon, na nagpapalipas ako ng araw, kada isang araw. Halimbawa, ngayon nagbigay ako. Kinabukasan hindi. Kinabukasan magbibigay. Ganun ako magbigay. So, kung gusto nyo gayahin, gayahin yun. Nasa sa inyo pa rin yun. So, yung fertility booster, yung ano yun, kapag nagsalang kayo ng ibon, ibigay nyo na kaagad. Then, kapag nangitlog siya, ipakumpletuhin nyo muna yung itlog. Kapag nakakumpleto yung itlog, tigilin nyo na, stop nyo na yung fertility booster, no? Number 2 spirocella. So, kapag may ina kayo, huwag nyo bibigyan ng ganun, no? Masasayang lang. So sa mga naka-flight ko, binibigyan ko rin sila ng Selectrogen at nung hindi ko sila binibigyan ng fertility booster, Selectrogen lang. So kagaya nito, mga kaibon, no, kahit Selectrogen yung binibigay ko ay nagme-mate na itong dandito, no, yung flight, nasa flight cage, pero hindi ko na sila sasalang, wala pa akong kulungan. Pero effective din talaga yung Selectrogen, mga kaibon, na pampagana mag-mate. Isa rin yun sa pampagana mag-mate, no, yung Selectrogen. So sa mga gustong gumaya sa mga ginagamit ko, gayahin nyo na. Mura lang naman yan. Mati 350 lang kayo. Kasama yung fertility booster ng Bird Whisperer, Cellia, at nung Selectrogen, no. At magpa-fertil na lahat ng mga itlog ng ibon nyo. Sa akin kasi, marami-rami na rin yung nag-fertil na ibon. So, isa ako sa nagpapatunay na effective talaga yung fertility booster ng Bird Whisperer, Cellia, no. Ayan. So, Bird Whisperer, Cellia, baka naman. So, yun lang, mga kaibon, sa video na to. So, sana nakatulong ako sa inyo ngayon. So, please like, comment, share, subscribe. Keep safe.